guys, welcome back to my channel. Magandang gabi po sa inyong lahat at katatapos ko lang sa trabaho, no? Pero since cryptocurrency is life, guys, ito mag-a-update ulit tayo sa ganap sa ating market ngayong araw na to, no? So bago natin gawin yan, syempre like and subscribe muna kayo dito sa ating channel para hindi nyo po mamiss itong ating daily updates, lalong-lalo na kapag may paraffle po tayo, no? So abangan nyo, guys, very soon magpaparaffle po tayo. At bukod pa dyan, syempre, i-plug ko na rin po yung second YouTube channel ko, no? It's called Wolfie ASMR. So, kakaiba naman to, guys. Dito naman sa channel na ito, mag-upload po tayo ng videos about food, about ASMR, and about relaxation. Kasi gusto ko talagang ma-relax kayo, guys. At alam nyo bang halos isang taon ko ding pinangarap na magkaroon ng ASMR channel dito sa YouTube, guys. Ayan. Unti-unti na pong natutupad at maraming salamat po dun sa first 16 subscribers natin, no? Sana dumami pa to, guys. At sana suportahan nyo din po itong aking second channel, no? Kung gano'n nyo po sinuportahan itong ating unang channel, sana ganun din po yung pagsuporta nyo dito sa ating second channel. So, magkita-kita po tayo dyan very soon at syempre magpaparaffle din po tayo. So, meron po tayong link sa ating description box, guys. Ayan, click nyo lang po yan para ma-like nyo or ma-subscribe nyo itong ating second YouTube channel, Wolfie ASMR. So, ayan, kumain po tayo dyan, guys. So, ito, balikan po natin itong ating market, no? Maganda po ang takbo ng ating market ngayon sapagkat napanatili po ni BTC yung kanyang price at umangat pa po ng konti, no? So, as of today, ang price po ni BTC ay $41,542. Umakyat po ang presyo niya ng plus 2.17%. Ganun din po si Ethereum, no? Umangat din po ang presyo niya ng 2.32%. BNB, matatag pa rin. Yung ibang coins natin, XRP, Solana, Terra Luna, Cardano, Avalanche, Dodge, Polkadot, at green na green pa din. So, napakaganda talaga ng takbo ng mga cryptocurrencies natin. At sa mga binabanta yung kung coin, guys, pumalo nga po yung presyo ni Lina, no? So, si Lina, dating nasa 1 peso and 14 centavos yan, pero since pumalo siya ng 46% ngayong araw na to, umabot po yung presyo niya into 1 peso and 70 pesos, no? So, malapit na po mag 2 pesos yan. Bukod pa dyan, umakat din po si ApeCoin. Ayan, sikat na sikat din. At si GMT, no? Si GMT, guys, para siyang Axie Infinity. Kasi meron din po siyang game, it's called Step In. Yun po yung mga sapatos na pwede mong bilhin. Ang halaga po nun ay 60,000 pesos, yung pinakamura. And then, kapag nakabili ka po, nakapag-create ka ng account mo, maglakad ka lang, tumakbo ka lang, magkakapera ka na, no? Magka-earn ka na ng coin. So, it's a play-to-earn coin din. Ang pangalan po ng coin nila ay GMT. So, katumbas po yan ni AXS sa Axie Infinity. Napaka-exciting nito, guys, dahil ang laki po ng pump talaga nitong coin na to at pantapat din po kay Axie Infinity, no? Kasi si Axie Infinity po pero medyo nagde-decrease na po yung players niya, yung mga prices po ng mga coins ay nagde-decrease na rin. Itong si GMT or si Step In, bagong-bago pa lang po yan sa market, no? So abangan nyo po, i-search nyo din, no? Do your own research, guys, baka magustuhan nyo din po yung larong yan at baka dyan din po kayo kikita. As of right now, guys, ito, tignan din natin itong ating Crypto Fear and Greed Index. At ito nga, ang market sentiment natin ay nasa 27 pa din, no? Kaparehas po ng ating market sentiment kahapon, nasa fear pa rin po tayo. So, check po natin itong chart ni BTC. At sa mga gusto po mag-trade dito sa Binance, guys, gusto nyo pong kumita sa pag-trade, meron po tayong referral link sa description box, no? Click nyo lang yan, guys, to create your own account. So, focus po tayo dito sa chart ni BTC. So, maganda nga po ang takbo ni BTC, no? Dahil kapag maganda ang takbo ni BTC, na-influensya niya po yung ibang altcoins natin. Pansin nyo, yung ibang coins ngayon ay medyo green din, ano? Gumanda po yung mga prices. At yung iba talagang pumalo po ng 50 to 60% na increase. So, ito naman si BTC, guys. Nakapag-create po si BTC ng mga higher low. So, ito, panibagong higher lows to, guys. Ito kasi yung low natin dito. And then, umangat yung presyo ni BTC, nag-pump, nagkaroon po tayo ng panibagong low. But this is a better low, guys, kasi higher low to compared dun sa previous low natin.
And then, as of right now, yan, nag-pump nga kanina ulit itong presyo ni BTC. Nagkaroon ulit tayo ng low, pero mas mataas na low to, no? Compared dito at yung previous low natin dito. So, ibig sabihin, kapag marami po tayong mga higher lows, uptrend po itong presyo ni BTC or tumataas po itong price niya. So, yung ating 50 MA ay nasa ilalim pa rin po ng ating candlestick. That's a good signal, guys, na baka mag-pump or umangat pa po itong presyo ni BTC. So remember, ang target po natin ay mapaabot ulit ang presyo ni BTC dito sa $46,000, no, para maging bullish tayo. So kailangang basagin ni BTC itong mga resistance na to. So far ang ating RSI, guys, ayan, papaangat na rin po itong ating RSI, nasa 63 po tayo ngayong araw na to. Malapit na po tayo sa overbought areas, no. So umaangat po itong ating RSI kapag marami po ang bumibili. So ito yung ating overbought areas. Kapag na-reach po yan ni BTC, may tendency lumagpas yan at may tendency din po na magsibintahan yung mga traders natin kasi yan po yung ating sweet spot, no? Yan po ang ating palatandaan na pwede nang magbenta, maganda nang magbenta kasi maganda na po yung price ng isang coin. So abangan nyo po yan, guys, kapag nagpatuloy po itong pagganda ng presyo ni BTC. Gaganda din po yung mga prices ng mga altcoins natin, no? So hindi naman 100% yan nagaganda talaga lahat, pero almost lahat po ng mga coins ay gumaganda po yung mga prices nila. So bukod pa dyan, ay check din po natin itong chart ni SLV. Kay SLV naman, guys, very modest lang po yung growth, no? So nagtaas lang po itong presyo ni SLV ng almost 4% ngayong araw na to. CAXS naman ay nasa 3% po ang itinaas. So, very modest lang po dahil wala naman po tayong fundamentals ngayon, walang hype dito sa ating market at talagang yung players ni Axie Infinity ay decreasing na po talaga, no? Pero as long, guys, na si Axie Infinity ay nandyan pa rin, as long as may kita tayo, mag-take advantage lang po tayo, no? Kasi sayang din naman yung kikitain natin dito sa game na to. Parang side hustles na natin, maliban pa sa talagang trabaho natin at yung iba pang pinagkakakitaan natin. Kasi pwede naman nating pagsabay-sabayin yan, guys, eh, no? Kasi nga yung mga milyonaryo, yung mga taong mayayaman, talagang hindi lang po iisa yung pinagkukunan nila ng pera. Marami po talaga yan, no? So marami po silang businesses, marami po silang side hustles bukod pa po dun sa trabaho nila. So ganun din po ang gawin natin, no? Gawin lang po nating side hustles to, no? So dapat marami po tayong side hustles para hindi po tayo mawalan ng salapi o pera. So ito, focus po tayo sa chart ni SLP ngayon. Very modest nga lang po yung growth niya, no? Kung mapapansin nyo, umangat po dito yung ating RSI. Yung biglang bumaba dahil nag-take profit po yung mga traders natin, no? And as of right now, try po ang i-push ng mga buyers natin itong presyo ni SLP pa itaas para ma-beat niya po itong peak na to. Kasi importante pong ma-beat niya yung peak na yan or yung high na yan para naman ma-sureball natin na aangat talaga itong presyo niya. Otherwise, guys, kapag hindi niya po na-beat yan, may tendency po na bababa itong presyo niya or magre-rebound paibaba. Kasi guys, dito po kay SLP, talagang hindi natin maiiwasan na konting angat lang po ng presyo, nagsisibentahan na po sila dahil everyone is in need of money. Kasi matagal na rin namang panahon, guys, na talagang walang pump itong si SLP. May mga players naman tayo, guys, na kailangang mag-take profit din, no? So yan, guys, no? Ang tingin ko dito kay SLP, ano, kapag na-push po ng mga buyers natin itong presyo niya, kapag marami po ang bumibili talaga kay SLP, malaki po yung chance na itong presyo niya. However, hindi po tayo nag-expect na talagang massive pump dito po kay SLP, ano, dahil alam naman natin na wala pong fundamentals ngayon, wala pong update at wala pong hype sa market, maliban na lang po dun kay BTC. So, bukod pa dyan ay syempre alamin din po natin itong chart ni AXS. Tignan natin kung may parehas po ba ng pattern itong si SLP at si AXS. So far, guys, halos parehas lang din po ng pattern itong si AXS, no? So, nagkaroon po tayo ng rebound dyan. Rising po itong presyo ni AXS, no? Kasi may mga higher lows din po tayo dito. And so far, very modest lang po itong inangat na presyo ni AXS dahil
3% lang po itong inangat niya ngayong araw na to, no? So nagkaroon po ng consolidation dito, no? Naabangan po natin kung saan po pupunta itong presyo ni AXS. Kung mapupush po ng mga buyers natin to, may chance po tayong umangat. However, kapag nagdump po itong mga sellers natin, may chance pong bumaba itong presyo ni AXS. But so far, since wala pong update kay developer, we will remain bearish po dito kay SLP at kay AXS, no? So, yan po ang ating update ngayong gabing ito. Again, marami pong salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating channel, no? So, kung nagustuhan nyo itong channel ko, please do not forget to like and subscribe. At mag-subscribe na rin po kayo dun sa ating second channel, no? Meron po tayong link sa description box. So, see you next time, guys. My name is Wolfie. Take care and goodbye.